Dieu, non? Pagandang umaga sa inyo ay mga kaibigan. Nandito na lang po ako para magatid sa inyo ng aking lutuin. Bali, may natira akong leftover na niluto kong tulingan. Ngayon naman, mga kaibigan, papakita ko po sa inyo kung paano ang ginataan na tulingan. Bali po ito sa amin, pag nagluluto po kami ng tulingan, ng bonito, ay maramihan pag nagsisaing. Kaya pag naumay na kami sa sinaing, ginagawa po naman namin gataan siya. Kaya papakita ko sa inyo, mga kaibigan, kung paano naman maggata ng tulingan o ng bonito. Bali, simple lang, mga kaibigan. Madali lang to. Bali, simple lang pati ang mga ingredients kong gagamitin. Bali, meron po dito akong yung leftover ko na tulingan, aking gagataan. Meron ako dito bawang, kamatis, tapos meron po tayo dito chili para masarap po ang ating ginataan. Meron po tayo dito gata, coconut cream, tapos may kaunti po tayo dito pechay. Pero pag minsan po, pag may nagagata, iba naman ang lalagay ay tawag dito po, talong. Masarap din po yan pagka dito sa ating ginataan. Kaya mga kaibigan, lutuin na natin to. Simple lang. O sige po. Eto, bali may isang pompan ako dito mga kaibigan. Ngayon, lagay lang natin po itong ating gata. Tapos, lagay na po natin itong ating bawang. Kamatis. Tapos, hintayin lang natin po itong kumulo. Mga kaibigan. Lagyan na natin siya ng asin. Kaunting paminta, black pepper. Kung gusto niyo pong maanghang, gayatin ninyo. Pira-pirasuhin. Pero ang prepare ko po, isang buo na lang itong aking sili ay lalagay. Kaya tandaan niyo mga kaibigan, paggagata, kailangan halo-haloin ninyo. Nasa ganon, hindi po maglinaw yung gata. Eto na po, mga kaibigan. Naluluto na ang ating ginataan na tulingan with chili. At po, tayo!